Mabubuwag na nga ba ang Death 15 ng San Miguel Beermen at eto mga idol ang official big men na maaaring magpa-draft this 49 PBA draft. Trade alert, mukhang madami to mga idol ang mapapalitan sa lineup ng SMB kabilang si Vic Manuel. So ayun nga mga idol, bago usapang SMB, eto muna mga idol ang maaaring big man na magpa-draft ngayong 49th season PBA draft. Ang iba dito mga idol ay not pure center na pwedeng maglaro bilang power forward sa team. Si Kamaka Hepa mga idol na isang American professional basketball player ay naging usapan din mga idol na magpapadraft daw to mula to mga idol sa Latvian-Estonian Basketball League. Pero ayon sa PBA Insider ay nag-skip na daw to mga idol at hindi pa kumpirmado ang number 1 overall draft prospect na si Justin Baldazar na kasalukuyang naglalaro naman para sa koponan ng Pampanga Giant Lantern sa MPBL. Converge X Fiber mga idol ang may malaking interest kay Baltazar kung magpa-draft to sa PBA. Dalawa sa nakalap nating balita ay magpapa-draft naman mga idol ang former NCAA Season 98 MVP na si Will Gozom at ang MPBL player mula sa Sarangani Marlins na si Coy Alves na may tangkad na 6 foot 6 inches, small and power forward position. Samantalang kumpirmado na ding magpapadraft ang former finals MVP ng NCAA na si Ivan Nelly. Nag-average siya mga idol ng 11.3 points, 6.9 assists, 5 rebounds and 2 steals per game on his UAAP career. Dahil sa magandang performance niya alongside with Kevin Kiambao and Mark Nonoy, naibalik nila ang championship title sa De La Salle University. Kasabay magpasa ni Ivan Nelly ng application sa PBA ang currently guard ng Iloilo United Royals in the MPBL na si CJ Cancino, where he averaged mga idol sa second to the biggest league sa Pilipinas ng 15.9 points, 6.1 rebounds, 2.8 assists and 1.6 steals per game. Not bad na mga idol at mataas na stats na to para sa mga former college star. Well, hope so lang mga idol na magkaroon ng another team sa liga ng PBA para sa mga new players or rookie this season. Parami na mga idol yung nadadraft every season pero nababangko lang naman mga idol sa mga kupunan. Kaya hope so ay magkaroon din ng aksyon ang PBA officials and management patungkol sa bagay na to. Samantalang nakakalungkot na balita para sa San Miguel Beermen matapos silang matalo sa finals ng PBA at makakuha ng first runner-up sa liga, magkakaroon na nga ba ng pagbabago sa lineup at mabubuwag na nga ba ang Death 15 ng kupunan? Makailan lang mga idol, parang nagpapaalam na si Vic Manuel sa kupunan ng SMB dahil sa post niyang ito. Pero kahit sino naman, madidismaya sa naging campaign niya lalo sa finals. Naging maganda mga idol ang performance nila with Terrence Romeo sa muling pagbabalik nila at naging pulso sa kupunan para maboost ang moral ng team dahilan ng pagkapanalo nila that game. Pero parang hindi yata natutuwa mga idol si Musselman sa management ng team at nababangko lang sa kupunan. Kahit alam naman nating hindi siya injury that time at may ibubuga pa talaga sa loob ng court. Pero if ever naaalis man siya sa San Miguel Beermen or matitrade, sa palagay ko mga idol, dalawang team lamang ang maaaring mapupuntahan nito. It's either Magnolias or Hotshots at Barangay Ginebra na pagmamayari ng SMC Group. Dahil alam nga natin mga idol na meron pang ibubuga at malakas pa si Musselman sa loob ng court at mangyayari ito via 3-team trade. At eto din mga idol yung PBA trade rumored ngayon sa loob ng San Miguel Beermen ngayong off-season. Kabilang dyan mga idol sa maaaring matrade sina Simon Enciso, Chris Ross, Gironteng, Rodney Brondial, Mutaw Tua, Jericho Cruz at ang rookie na si Kit Jimenez at maging si Vic Manuel. Pero lilinawin ko lang mga idol na hindi lahat ng nabanggit ay matitrade. Maaaring isa o dalawa dyan ay mapupunta sa ibang team. At trade rumored lang naman to kaya para sa mga SMB fans, huwag kayong mag-worry masyado. Pero may chance talaga mga idol na magkakaroon ng pagbabago sa lineup ng tinagureang hari ng Philippine Cup. At isa sa maaaring mapalitan din is head coach George Gallant.